Mister Suwabi ng Philippine Basketball na si Robert Bolick nasa trading block na ngayon at bilig ng Japan nagpakita ng interest sa kanyang serbisyo. Pag-usapan natin yan pero introhan muna natin ito. I have you. Ang hinug na minman at stalwart ng Northcourt batang Pierre na si Bolick ay napabalitang nasa trading block na. Ayon sa mga PBA insiders ay ang San Miguel Beer ay balak ibigay sa kanila ang dalawa sa kanilang roster na sina Paul Samal at bagong acquired na si Simon Enceso. Samantala bibitawan ng Magnolia si Paul Lee na may kasamang Jackson Kerpes o yung tandem na Gio Hal-Alon at Jackson Kerpes. Kung matatandaan ay last year maugong ang balita na may bilig team ang nag-alok sa serbisyo niya sa halagang $28,000 or 1.6 million pesos per month sa unang taon na guaranteed for 3 years at posibleng tataas sa pangalawa at pangatlong taon nito kung sakaling maganda ang performance tulad ng Ravenna Brothers. Maliban sa mataas ang pasahod sa Japan ay may nakakalulang free apartment, car at kasama na ang libreng pagkain na mahirap tanggihan. At idagdag mo pa na 8 months lang ang season nila at ang remaining 4 months na nakatinggal lang ang mga players ay binabayaran kahit walang laro ang mga ito. Isama mo pa itong pinaka-importanteng benepisyo na specially sa mga players na may pamilya ay open na sila para sa visa ng family members tulad sa nangyari kay Matthew Wright na kasama sa nasabing ban. Sa ngayon, pero ito ay hindi nag-materialize dahil di umano pumirma siya ng isang year extension with 1.2 million per month sa mother team na Northcourt. So ang tanong paano mapigilan ang paglipat ni Bolick na maglaro sa liga abroad? Kailangan lang tapatan ng SMC ang offer nito o little lower contract like what the offer to Junmar Fajardo na ayon pa nila na umabot ng 2 million per month. Na din i-deny ng kampo ng SMC pero common sense na lang tayo. Sobra-sobra ang arsenal ng SMC na kayang mag-offer ng lucrative contract sa mga talented at marketable players na considered as assets sa company. Na at the same time pwede ring magtapo ng mga players if not worth it anymore lalo na if may edad na at prone sa injuries tulad nina Alex Cabagnat at Erwin Santos. So anong sa tingin ninyo dapat bang kuning ng SMC si Robert Bolick o high time na to venture abroad para mas mapalawak at mapa-improve ang talent na may malaking pasahod ang naghihintay? Please join our conversation dyan sa comment section below. Till next time, bye!